Higit 40 close contact ng pasyenteng nagpositibo sa Mpox ang minomonitor ngayon ng mga tauhan ng Quezon City Hall. Kabilang po dyan ang mga nakasalamuhan niya nang magpunta siya sa isang spa na sa front end balitang yan, si Carrie Cator. Ilang araw matapos makumpirma ng Department of Health ang unang kaso ng Mpox sa bansa ngayong taon, may resulta na ang ginawang contact tracing sa pasyente. Napag-alamang bumisita ito sa dalawang establisimento sa Quezon City. Kahit nilagnat noong August 8, nagpunta siya sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue noong August 11. Matapos ang apat na araw, bumisita naman ito sa isang dermatology clinic. At nito lang Linggo, nakumpirma ng DOH na positibo siya sa Mpox. Ayon sa Quezon City LGU, hindi tagalungsod ang pasyente na hinihinalang nagkaroon ng sexual encounter sa pinuntahang spa. He's a government employee. However, he frequents these kinds of establishments. 41 ngayon ang itinuturing na close contacts ng naturang Mpox case. 10 ang empleyado ng spa at 27 naman ang mga kliyente. May 4 din daw na posibleng nakasalamuha niya. 28 sa close contacts ang isinailalim na raw sa mandatory 21-day quarantine. Kabilang dyan ang 27 kliyente at isang masahista na itinuturing na type 1 o may direktang contact sa Mpox patient at mataas ang chance ang mahawa. Yung mga clients, mga 27 clients yung nasa kinonsider natin type 1 kasi hindi natin ma-determine. Allegedly, merong sexual encounter na nangyari dun sa spa. Pathology to check is wearing PPE naman. So hindi siya natin mako-considered ay a high-risk close contact. Isinailalim naman sa mahigpit na self-monitoring ang ibang empleyadong mas mababa ang chance ang mahawa sa Mpox. Samantala, pinasara na ang nasabing spa na napag-alaman ding expired ang business at mayor's permits. Nabisto ring wala itong sanitary clearance at iba pang kaukulang permits. Illegal lang ang kanilang pag-ooperate, kaya malaki rin ang chance ang may iba pang illegal na aktibidad na ginagawa doon. Sa ngayon, wala ni isa sa close contacts ang nakararanas ng sintomas. Patuloy pa rin ang contact tracing ng Quezon City LGU sa iba pang nakasalamuhan ng Mpox patient. Kahapon, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang DOH kaugnay ng Mpox. Ipinag-utos niya na paigtingin ang surveillance sa mga lugar at mga taong delikadong mahawa sa sakit. Sa ngayon, binabalangkas na rin ng DOH ang guidelines sa paghihigpit sa mga negosyong may close physical contact sa mga customer. Noong isang linggo lang nang ideklara ng World Health Organization na Public Health Emergency of International Concern ang Mpox. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.